I am Rodrigo Duterte. I'm a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. Sa akin, dapat talaga maging mischievous sa tayo. Dapat tanggapin mo yung kasalanan mo, Secretary Garin. Dapat si President Aquino managod dyan. Sir, reckless, reckless. Opo nga eh. Ngayon po sir, di po ba sabi ninyo, baka magkaroon ng Senate hearing about this? No, magkakaroon talaga. Then, hindi ko naman tinapos eh. Then at that time, ito sinasabi ko, ito naman, pasubali lang sa tao, no, kung pwede, huwag naman kayo magalit sa akin. At that time, almost 3/4 of the hearing tapos na kami, natawag na namin lahat ang eksperto. Sinasabi, hindi raw tama yung ginawa. Ang nagsasalita para doon sa Sanofi, eh yung Sanofi, mismo sa advertising, pati yung kanilang taon, umarap doon, at yung mismong secretary felt natin. At doon sa kabila, yung mga doktor na wala namang mga practitioner natin na ito, tiga UP na sila Dr. Dance, mag-asawa, at wala yung mga iba, no? Sila Dr. Liachon. Mismo yung mga kaibigan ko, nagtanong ako dyan, sila Dr. Herbosa, sila Dr. Pinagbibintangan pa sila, nagalito sila kay Secretary Karim. That's got nothing to do with it. Actually, sir, no, ang balita o nga po, bago magkaroon ng approval nung procurement, nung gamot mismo, madami na kumakontra. Maraming umalma. Ano nangyari? Pat dinedma silang lahat? Eh, pero mo, galing sa Presidente, galing sa Secretary of Health, galing sa FDA na, Secretary of Health pa, eh, basta nilabas ng pera, tinuro. Ngayon, ang masakit ito, mismong pinagtatanggol nila, ngayon na nagsabi, parang kanyan eh, parang isang kumpanya ng auto sa Amerika o kaya sa Japan, may diferensya yung auto, magre-recall sila ngayon ng auto, babayaran nila, papalitan nila, gagawin nila. Ano mo gagawin niya pag may namatay na? I-re-recall nila from the afterlife? Ayun ang problema nila ngayon. O ipapa-regurgitate nila yung bakuna. Saka yung training, importante, kasi pag magbabakuna ka, kailangan nyo ni-interview. Pinapapirma yung parents. Dapat alam nila kung anong pinapirma nila. Actually nga, sir, pakita ko po sa inyo. Meron po akong nakuha ditong document from a parent in Laguna. Sabi po dito, pinapirma lang daw sila ng ganito, oh. Pakita ko sa inyo, mga friends. Ganyan, no? Vaccination card. Yes, sir. Ganyan. Tapos po, bukod rito, wala nang pinirmahan na waiver, walang paliwanag. Yun ang importante, yung paliwanag. Yung paliwanag. Eh, siyempre, kumisa, di ba, pagka nagbabakunan, nilalagnat yung bata. Dapat sasabihin, huwag kang matakot doon. Talaga natural lang yan kung nilalagnat yung bata. Pero dapat, sasabihin nila, oh, ikaw ba nagka-dengue ka na? O ikaw ba, hindi ka ba nagka-dengue? Para meron silang study. Pero pag-aaralan lahat yan eh. Kung may abiria yung gamot, titingnan nila yung record na yan kung ano, bakit ba? Dapat, yun namatay. Ikaw ba, may sakit ka, may karamdaman ka? Yun namatay, hindi parent ang pumirma, guardian lang. At pagkatapos, yung bata may sakit. Tinala nila sa ospital, may sakit. Nilipat nila, doon namatay. Meron po kami napag-usapan kanina kasi di mo ba naging guest po namin kayo sa Karambola sa DWIZ. Ang sabi po ni Jojo Robles sa ni Conrad Banal, karaniwan daw po kasi dyan, pag babakunahan sa paaralan, hindi na pumipirma ng waiver in general kasi parang they are about yung mga common na injection, yung polio, yung diphtheria, yung mga gano'n no debate na yun. So sabi nila sa akin, pinalitaw nila na kaliga ito. Bago ito. Pero pinagmukha nilang kaliga. Ano mo kaya kayo pinapapirma para sabihin sa inyo kung anong maaaring maramdaman nyo, no? At anong maaaring repercussions, no? Lalo na ito, dapat pinagpapirma, tinanong lahat ang background para kung may abiria, titingnan, kaya nagkaganon. Mayroon palang depression, gano'n. Huwag natin i-inectionan yung mga ganyan later on. Yun ang kukunin nilang aralin doon sa mga pumirma. At saka yun talagang extraordinary diligence na kailangan bigay. Eh, walang ginawang gano'n eh. Eh, minadali nila. Dapat talaga ang training yan. 12 to 18 months ang training. Tandaan mo, nagbakuna sila. Tapos na. Sarado na ang paaralan. April. Ay, so ipinilit nila. April talaga, hinabol. Actually, sir, nagbarabarangay pa yan. Tapos, inilabas pa yan, binenta pa yan commercially sa isang kilalang drugstore chain. Watson's, palusot yun. Opo. Pero yung pag-release sa Watson's, nauna pa doon sa deployment ng public pa, sa mga public schools. Part yan. Pero in Singapore nga, private lang. Siyempre, kung ikaw, gusto ko magpabakuna sa pneumonia,
Hindi ako basta magpapanabakuna. Tatanungin ko muna yung doktor ko, safe ba yan? Kaya ang Singapore, nila sabi, kailangan dumaan sa mga may kaya na magbayad. Alam nila, pupunta sa doktor yon, prescription muna bago sila magbigay ng bakuna. Ulitin ko lang po, sir. Di ba sabi po ng yung sa mga balita na pagkatapos ng protective period at saka nag-secondary dengue ka, yun yung delikado, nagiging baka daw organ damage, yung hemorrhaging, ganyan. Pero si Secretary Duque, ang sabi, may 30 months protective period. Correct. Ibig sabihin, for around 30 months, parang may immunity ka ng konti. Tapos after nun, tsaka lang magkikick in yung risk for the severe disease. Pero kailangan pa rin, gagatin ka pa din ng lamok. Diba? That's correct, of course. However, kanina pong umaga, ang sabi po ni Presidential Spokesperson Harry Roque, yung worst case scenario daw na yon is 6 years pa daw, imbis na 30 months. Ano po may nangyayari, sir? Well, I cannot speak for this presidential spokesman. But alam ko, marami talaga na gigimbal dyan sa nangyari yan. Unang-una, ang Singapore. Singapore, okay. Napakaingit yan. Secretary of Tourism ako nung magkaroon ng SARS. Singapore was at the forefront, a small city-state of 6 million people. Talaga naghanda sila dyan. Ano sabi nila? Ang sabi nila, does not recommend inclusion in a national immunization program. Hindi namin isasali yan sa National Immunization Program. 6 na million lang sila tayo, 105 million. Hindi nila sasali yung Dengvaxia. At ang sabi nila, approve only for age 12 to 45. Yung mga binakunahan, 9 years old. Aray. Diba? Ito po, sir. Doon pong in-interview ni Karen Davila sa Head Start, si Obial, mga January 2 or 3 yun, just a couple of days after New Year 2016. Tinanong ni Karen, sabi ni Karen, hindi pa ako nakaka-dengue. I am 40-something years old. Tama, okay, maganda po ba saksakan ako niyan? Ang sagot sila? Ang sagot ni Lola Janet, it is recommended for people age 9 to 45. Period. Categorical. 9 or 12? 9 to 45. Medyo mali yun. Kasi di ba hindi naman recommend? 9 to 45 and zero positive. Diba? Or yung with previous history of dengue. Yun, zero positive. Yan. Pero that in itself, kung zero negative ka, hindi dapat ibigay sa'yo. Ano ba? Ba't ganun yung ginawa niya? Hindi ko alam. Baka nagkamali lang. Naitanong nyo ba sa hirap? Hindi ko naitanong. Natatakot si Pauline Abial nung araw magsagot dahil dadaan siya sa commission appointments. May mga congressman, may mga senador doon na medyo kumikiling kay Janet Garin. Yun ang tingin ko. Yun ang basa ko. Very vocal nga po daw nung araw si Obial. Yung si Obial po yung ano, yung CA na nag-goodbye na. Opo. Dahil talagang kung malakas talaga ito si Garin sa Senado, sa lower house, maaaring magkaroon nga ng kulay. Sir, I generally like Obial, but what I never understood is her decision to expand the program to Region 7, citing clamor. Pwede ba yun, sir? Due to popular demand, ikalat natin ang injection? I think that she was severely mistaken in that regard because you cannot do it on clamor. Okay. In fact, even limbawa, may mga gamot sa cancer, di ba? Not experimental. Naku, bago ka makakuha niyan, dadaan ka sa talagang maraming pagsusubok bago ka isama dyan. Dahil experimental lang yan. Hindi ka basta ipapasok dyan. Ito, tinesting nga nila, pero hindi nila sinasabi na hindi pwede pagka zero negative ka. Ibig sabihin, hindi ka pa nagkaroon ng nagkaroon ng ganyan. Pero ang Malaysia, hindi nila nilagay sa National Immunization Program. Ang Indonesia, nagpaplano, di umano, pero ngayon, paglabas ngayon ito, sasabihin na nila, hindi pwedeng ibigay doon sa mga zero negative o hindi pa nagkakaroon ng dengue virus. I do not want to put you in the hot seat, sir, pero nakakaloka lang yung sinabi ni Roque sa DZRH. Baka daw i-continue pa ito at di na downplay niya yung mga... Alam ko, sir, na hindi niyo dapat pakialaman yun, di ba? Dahil, office of the president yun. Pero hingin lang ko ng favor, sir, pakialaman niyo na pag pinush pa niya. Baka ang ibig sabihin niya, kung ikaw ay zero positive, pwede sa'yo, pero zero negative, talaga hindi dapat. Dapat klaruhin niya yan. Yes. Klaruhin niya. Pagka ikaw wala ka pang dengue, hindi na i-continue yung immunization sa iyo. Eh, let's be fair din naman to sa Sanofi. Correct me if I'm wrong, sir. Pag may history ka na ng dengue at 9 above ka, pwede. Maganda yon. Effective. Maganda. Pero pag hindi ka pa na-dengue, wag na lang. Sinabi nila yan. Tama. Ayon. Ngayon na lang. Okay. Pero at that time, siyempre, malaki ang gastos nila dyan. There was pressure. Mayroon ako nabasa na isang periodical, hahanapin ko.
na the CEO or Sanofi was under pressure because ang laki-laki na ng investment nila. Gusto nilang gamitin kagad at umahanap sila ng kandidato na malaking bansa na papayag. Kaya ang kinuha nila, Brazil, Mexico. Hindi nila kinuha yung Costa Rica. Hindi nila kinuha yung El Salvador. Kinuha nila malalaking bayan sa Asia. Kinukuha nila yung Pilipinas na may 105 million people. And probably the weakest government. I don't know. At that time, maybe. At that, hopefully. Kasi sir, ang fishy dito para sa akin, nung binigay sa Pilipinas, parang excited na excited tayong lahat. Tapos yung Malaysia, ang higpit ng hingi pa ng phase 4 trials. Bakit po ganun yung Malaysia, tas tayo hindi? Well, nag-iingat sila. Tayo hindi nag-iingat. Baka naman may pampalinaw na napakita sa kanila doon sa Dengue siya. I'm being mischievous now. I will confess to that. Because sa akin, dapat talaga maging mischievous na tayo. Dapat tanggapin mo yung kasalanan mo, Secretary Garin. Dapat si President Aquino managod dyan. According po sa Palacio din, sinabi nila na wala pa raw namamatay dahil sa Dengvac siya. Pero di po ba may dalawa na daw reported na pagkatapos saksakan, namatay? In fairness, that's pure mismanagement nung pagbigay ng medicine. That's what we do. We don't know. Have they found out? Have they looked over lahat ng mga taong binigyan? In autopsy ba? Yung mga ganyan? No, hindi. Binigyan ba nila? And sinervey ba nila lahat yung nabigyan ng dengue siya, no? So, importante na malaman muna natin. Pero, kaya nagiging malaking bagay ito, mismong kumpanya na ang umamin na hindi dapat binigay doon sa mga taong hindi pa tinatamaan ng dengue. Sir, syempre, pagka nag-Senate hearing tayo sa Blue Ribbon, medyo, you know, it would be great if we could get some legislation out of it. Oh, there will be. Sa palagay niyo, sir, ano po yung mga baganda pong palitan? Una, we have to make sure that the FDA is totally independent beyond political influence. That's one. So, magiging independent.